أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa oras na ito ay ating pag-usapan ang Mada Ba'da Ramadan, ano ang dapat pagkatapos ng Ramadan. Labudda ay yakuna al-Muslim mustamirran ala ta'atillah. Dapat o obligado sa Muslim na mananampalataya sa Allah, siya ay tuloy-tuloy ang kanyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wathabitun ala syar'ihi, at siya ay mananatili sa kanyang batas, wa mustaqimun ala dinihi, at maging matuwid sa kanyang relihiyon. Bakit? Kayo po ay mananampalataya sa Islam, ay alam ninyo na lahat ng panahon, lahat ng buwan, lahat ng oras, iyong Panginoon niya ay yun din ang Panginoon sa mga araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon, natapos na ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay mayroon pa rin sunnah mga voluntaryo na pag-ayuno. Tulad ng pag-ayuno sa anim na araw sa buwan ng Sawal. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsabi, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadana thumma tba'ahu sitta min Sawal, kana kasiyamid dahr. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ay sundan niya ito ng anim na araw sa buwan ng Sawal, eh siya ay para siyang nag-ayuno sa buong taon. At mayroon pang iba ang pag-ayuno sa araw ng Lunes, tuwing araw ng Lunes at tuwing araw ng Huwebes, at sa araw ng Arafa at sa araw ng Ashura. Yan po ay mga voluntary o mga sunna dapat pag-ayunuhan natin. At ngayon, natapos na ang Qiyamul Ramadan, yung Salat at Tarawih, mayroon pa rin tinatawag na Qiyamul Layl na dapat din natin pagsalahan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'bu salihin min qawlikum wa mukaffiratun lisayiat wa manhatun anil ithm. Dapat sa sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay magsala sa salatut tahajjud sa bawat gabi, dahil iyon po ay kaugalian ng mga mabubuting taong nauna sa inyo at nakakapagpatawad sa inyong mga kasalanan at nakapagpigil sa iyong mga kamalian, at yun po ay magiging dahilan na nakakapagpalapit sa inyo sa inyong Panginoon. At wa mutarridatu lidda'il jasad dawa al-rawahu at-Tirmizi, yun po ay nakapagpapataboy ng mga iba't ibang karamdaman mula sa katawan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbasa ng Quran ay tayo po ay nagbasa sa buwan ng Ramadan, ay dapat maging tuloy-tuloy po rin ang pagbasa natin sa Quran sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, at lahat din ng paggawa ng mabuti, dahil alam po natin na ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay upang gutumin o upang mauhaw. Pero ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo po'y magiging matakotin sa Kanya at tunay na mananampalataya sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lagi natin narinig, na sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Iniobligado sa inyo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan tulad ng pag-ayuno ng mga naunang mga tao sa inyo, tulad ng pag-obligado ng Allah sa mga naunang tao sa inyo. Pero ano bang dahilan? Ang dahilan, sabi ng Allah, la'allakum tattaqun, para kayo ay magiging matakutin sa Allah. Kaya tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng mabuti. Hanggang dito lamang po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.